الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وصلاة وسلاما على خير خلق الله دائما أبدا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أكمل الناس محبة لله وزهدا وورعا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah mga kapatid, naisipan natin na ito ang natakpuan natin na magandang paksa ngayong gabi. Sana ay related pa rin dun sa napag-usapan natin last Thursday sa IMC. Dahil lahat naman kasi ng paksa sa Islam, magkakaduktong-duktong, hindi naman pwedeng paghiwa-hiwalain. Ang paksa natin ngayong gabi mga kapatid, ay ganito ang kahulugan. Paano mo malalaman na mahal ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di ba lahat tayo kailangan natin at yun ang talagang mithiin natin na mapamahal tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natural mga kapatid, lahat tayo nagsasabi ng La ilaha illallah. Walang dapat sabahin kundi ang Allah. At lahat tayo, sinasabi natin na mahal natin ng Allah, mahal natin ang kanyang sugo. At sabi nga ng Propeta SAW sa hadith ni Anas ibn Malik radiyallahu an, sabi niya dun sa patungkol sa tamis ng iman, sabi niya, "Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman." Tatlong bagay na kapag napapasayo ang tatlong bagay na yon, doon palang malalasap ang tamis ng iman. Ang unang-una dito mga kapatid, ay yakuna Allah wa Rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, mamahalin ng sino mang Muslim ang Allah at ang kanyang sugo na higit pa nino man. Sabihin walang kapantay, kahit ang sarili natin. Allahu Akbar. Kaya, mayroong hadith na sa Sahih al-Bukhari, ang nagsalay siya si Utban ibn Malik. Sabi niya Utban, "Gada ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqala rajul, aina Malik ibn Dakhshan?" Sabi niya, sa isang araw ay mayroong tao na dumating sa propeta sallallahu alayhi wa sallam at kanyang sinabi, "Nasaan si Malik ibn Dakhshan?" Faqala rajulun minna, ayon sa paliwanag ni Utban, isa sa amin nagsabi, "Dhalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasuluh." Sabi na yung taong hinahanap mo ay munafik, hipokrito, hindi niya mahal ang Allah, hindi niya mahal ang kanyang sugo. Faqala ang Nabiyo sallallahu alayhi wa sallam, ang sagot ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, "Ala taqulunahu yaqulu la ilaha illallah?" Diba sabi na sinasabi nyo itong tao na ito, nagsasabi rin ng la ilaha illallah, "Yabtaghi bidhalika wajhullah," at ang kanyang hangarin ay mahalin siya ng Allah. Kala ba na? Sabi ng tao na yun na nagsabi na itong tao ay munafik, hipokrito, sabi niya, "Oo nga." Qala fa innahu la yuwafi 'abdun yawm al-qiyamati bihi illa harrama Allahu 'alayhi an-nar. Sabi niya, walang sino man ang nagsasabi nito na naiintindihan niya at pinapaniwala niya ang salitang ito. Sa kabilang buhay sabi niya, kapag nanatili siyang ganun hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, ay ipagbabawal ng Allah sa kanya ang impyerno. Ibig sabihin, sino man ang nagsasabi ng La ilaha illallah, walang dapat sabahin kundi ang Allah, na ito'y kanyang inintindi at isinasagawa, sa kabilang buhay, ipagbabawal sa kanya ang impyerno. Kaya yun yung hadith na nasa Sahih al-Bukhari, mga kapatid. Ibig sabihin,
Lahat ng nagsasabi ng la ilaha illallah at iniintindi ito, ay ang kanyang hangarin, pagmamahal ng Allah, di ba? Subalit, ang mga tao ay hindi pari-pariho sa kanilang pagmamahal sa Allah. Merong bahagya lang ang kanyang pagmamahal, merong talagang mahal na mahal niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At bawat isa ay isinasagawa ni anuman ang kanyang kakayanan para makamtan niya ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tanong kasi mga kapatid ay ganito. Yung bang tao na nagmamahal sa Allah ay ganun din ang Allah sa kanya? Kayo nang paksa natin ngayong gabi mga kapatid, ano yung mga palatandaan sa isang tao na mahal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil, siyempre, maraming nag-angkin. Subalit, hindi niya napapatunayan sa kanyang sarili ang pag-aangkin na ito. So, nag-aangkin na siya ay nagmamahal sa Allah at sa kanyang sugo at hindi napapatunayan. Katulad nga nung paksa natin mga kapatid nung last week patungkol sa mga ipinagdiriwang ng mga nasa labas ng Islam, lalo-lalo yung mga Kristiyano, na kung saan ginagaya ng mga Muslim at minsan mas inuuna pa nila kaysa dun sa mga pagdiriwang na dapat nilang isasagawa dahil yun ay turo ng Islam. Katunayan na mga kapatid, pagkatapos nung pangyari na yun, pagkatapos nung ating lecture, ay may tumawag sa akin na kakilala, siguro hindi na kakilala, kamag-anak pa. Nagtatanong sila sa akin patungkol sa birthday. Eh di ba nung paksa natin mga kapatid, ay naghahalo yung tatlo? Christmas, New Year, birthday. Lahat ng mga ito ay pawang gawain ng mga pagan. Pawang gawain ng mga walang pananampalataya. At napatunayan natin na yung mga nagdala ng mga ganitong selebrasyon sa atin sa Pilipinas, eh hindi pala silang kauna-unang nagsagawa noon. Kundi nagkumpisa ito sa bandang Ehipto. Kaya, ngayon mga kapatid, dito natin mapapatunayan. Sabi ko nga dun sa nagtanong sa akin, sabi ko mga kapatid, kung mahal natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at mahal natin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, eh di ba susundin natin ang kanilang gusto? Sabi nga ng Allah sa Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kung kayo nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sundin niyo ako, sinusundin natin si Prophet Muhammad. At kapag nasunod natin ang propeta, doon tayo mamahalin ng Allah. Allahu Akbar. Kaya patunay ba na, sabihin, matatawag bang nagmamahal sa Allah at nagmamahal sa kanyang sugo ang sino mang Muslim na mas inulay pa niya yung gawain ng mga nasa labas ng Islam na isasagawa kaysa gawain ng Muslim? Sigurado naman, hindi. Kaya mga kapatid, katulad ng inumpisa natin, siyempre, hindi tayo pwedeng maghusga sa sino man kung mahal niyang Allah o hindi, o mahal siya ng Allah o hindi. Na katulad nung sinabi ng propeta, doon sa nagbibintang, nasabi na siya ay hipokrito. Hindi natin pwedeng gawin yon. Siyempre, ang masasabi natin, kung anong sinabi ng Allah, anong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At alam din natin na mga ganitong alituntunin, kung ano man ang nakasaad sa Quran, ano man ang naipaliwanag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o naipamuhay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh wala nang pagbabago at wala nang dagdag. Hindi na pwedeng madagdagan. Hindi na pwedeng mabawasan. Bakit? Kaya hindi natin pwedeng gawin ngayon na ay, kaya pala, kailangan natin
mag-celebrate ng kapanganakan ni Prophet Muhammad dahil ang mga Kristiyano nag-celebrate ng kapanganakan ni Jesus Christ? Pwede ba yun? Hindi. Maling, ano yun, maling katwiran. Bakit? Kasi ang katwiran natin, kung anong ginawa, sinabi ng Quran, at ipinamuhay ng propeta, ipinamuhay ng kanyang mga tagasunod nung kanyang kapanahonan, yun ang Islam. Magdadagdag tayo, hindi na pwede. Kaya ibig sabihin, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinakahuling sugo na kung kaya talagang 100% wala nang dagdag. Kaya hindi natin pwedeng baguhin kung anong sinabi ng Allah, sinabi ng propeta, kasama dito ang usapan natin na palatandaan kung sinong mahal ng Allah, sinong hindi, eh hanggang doon na lang tayo. Kaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran at ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paliwanag, ay meron siyang mga kapaliwanagan kung sino ang mahal ng Allah at sino ang nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katulad ng mga halimbawa natin, mga kapatid, kapag nagsabay ang dalawang bagay, obligasyon mo na para sa Allah at saka yung bagay na pwede mo sabihin obligasyon o gawain na hindi para sa Allah, alin na unahin natin? Siyempre para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi tayo dapat na sabihin magdadalawang isip. Kailangan na sigurado tayo sa ating ginagawa na unahin natin unahin para sa Allah. Halimbawa, katulad ng palayong hinahalimbawa, mga kapatid, simpleng-simple nangyari sa buhay natin at ang pinaka, isa sa pinakaunang obligasyon natin, ang pagsasala, ibig sabihin, hindi natin pwedeng pagpapalit ang pagsasala sa anumang gawain. Kasama na lang sarap ng tulog sa umaga. Di ba? Ang punto kasi dito, mga kapatid, kapag ikaw ay nakapag-intention na magsagawa ng sala sa umaga, halimbawa ko lang ito, ah, at talagang yung intention mo talagang para sa Allah dahil mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit gaano ka tindi ang pagod mo, magigising ka sa umaga. Totoo yun, mga kapatid, totoo yun. Dahil ibig sabihin, pagkakalubang ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dagdag na ekstrang lakas para may sagawa mo yung tungkulin na yun. Totoo yun, mga kapatid. Kaso nga lang kasi nasa intention natin yun eh. Kung tamang intention natin, at doon tayo gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ano yung mga palatandaan? Babalik tayo sa pinakapaksa natin. Ano yung mga palatandaan na ang tao na nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, kapag ikaw ay sinusunod mo ang Quran, ha? Kapag ang Muslim, nasusunod niya anuman ang turo ng banal na Quran, at naisasagawa niya anuman ang sunna o pamaraan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin nun, pwede natin sabihin na siya'y mahal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga tao kasi na alhamdulillah, talagang ano eh, talagang wala silang iniiwan hanggat maaari. Ano man ang sinabi na alam nila sa Quran, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinasagawa nila. Kapag nakita natin yung katangian na yung isang tao, ibig sabihin nun, pwede mo nang sabihin, itong tao na tumahal ng Allah. Dahil sa mahal niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Anong sabi na sa banal na Quran? Ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Ang Allah ay mahal niya ang mga matakutin. Mahal niya ang mga nagbabalik loob, nagsisisi sa kanilang nagawang kasalanan. Mahal niya ang mga matiisin. Mahal niya ang mga taong ipinapabaya ang kanilang mga sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal niya yung mga taong nakipaglaban sa kalaban ng Islam. Mahal niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na matuwid at palaging nasa katarungan. Sabihin, matuwid ang kanyang paghuhusga. Mahal niya mga taong mabubuti. Ito yung mga taong mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung sino man ang kabilang dito, ay naging kabilang siya sa mga taong mahal ng Allah. Sa kabilang dako naman, ay kinamuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino man ang mga mahilig, malakit ng kapwa,
Sino man ang gumawa ng kasiraan sa ibabaw ng lupa, mga mapagmataas, mga walang pananampalataya, mga makasalanan, mga traidor, lahat ng mga ito ay mga kinamuhian ng Allah. Kapag wala sa atin ang mga ganitong katanyan, mga kapatid, siya wala sa atin, ibig sabihin, nandun sa atin yung mga katangian na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung mga kinaingatan natin, mga kapatid, mga ganitong mga pag-ugali na ibig sabihin, ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ibig sabihin, mga kapatid, siyempre, mahabang paliwanag kung ipapaliwanag natin ano yung nilalaman ng Quran na dapat natin sundin. Pero pwede natin isasummarize doon sa kung anong alam natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at anong alam natin na sinabi ng propeta, pinagutos ng propeta sa salam, ay gagawin natin sa abot ng ating kakayanan. Anong sabi ng propeta sa kanyang hadith? Sabi na, "Ida amartukum bi amrin fa'tu minhum astata'atum." Kung ano man ang pinag-utos ko sa inyo na gawain, ay sagawan niyo sa abot ng inyong kakayanan. "Wama nahaytukum anhu fantahu." At ano man ang pinagbabawal ko sa inyo, itigil ninyo, tigilan ninyo. Kaya tingnan niyo mga kapatid, magkaiba yung ano, magkaiba yung utos sa kayong bawal eh. Doon sa utos, sabi ng propeta, isagawa mo sa abot ng inyong kakayanan. Doon sa bawal, wala sa sinabing ganun, kundi itigil. Una-una, ang bawal, kasi mga kapatid ko, konti lang eh. Mas maraming pinahintulot. Kaya, at mas marami rin utos. Kaya yun ang dahilan sabi ng mga scholar ng Islam, bakit ganun ang sinabi ng propeta sa salam? Dahil, ibig sabihin, ang kakayanan natin ay, kumbaga, limitado, kaya sinabi niya, "Fa'tu minhu mastata'tum." Ano man ang pinag-utos ko, isagawa niyo sa abot ng inyong kakayanan. Sa surat, hindi ko nakakamali, surat At-Taghabun, sinabi ng Allah, sabi niya, "Fattakullaha mastata'tum." Matakot kayo sa Allah sa abot ng inyong kakayanan. Allahu Akbar. Ngayon mga kapatid, pangalawang katibayan o palatandaan ng tao ay mahal ng Allah at mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mahal niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahal niya ang kanyang mga pangalan at katangian. Si mahal niya ang kanyang pangalan at katangian. Siyempre kasi, yung pangalan ng Allah, alam natin, siyam na po't siyam, at ang katangian ng Allah, napakarami. Na kung saan, ano man ang kanyang pangalan ay pinangalan niya sa kanyang sarili, at ano man ang kanyang katangian na kanyang itinatangi sa kanyang sarili, at ano man ang kanyang pangalan ay pinangalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at itinatangi ng propeta sa kanya, yun lang ang kanyang pangalan, yun lang ang pwede nating igawang sumituturin na pangalan niya at katangian niya. Hindi na tayo pwede mag-imbento. Kaya, ibig sabihin, itong mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinag-aralan natin palagi, lalo pinag-usapan natin ng akida, di ba? Yung tawhid ay mayroong tatlong klase, tawhid ul-rububiyya, tawhid ul-uluhiyya, tawhid ul-asma o sifat. Yung pangatlong klase ng tawhid. Kaysa na Allah sa kanyang mga pangalan at mga katangian, yun, napakahalaga nun, mga kapatid. Ha? Napakahalaga nun. Yung kanyang mga katangian at mga pangalan, napakahalaga nun na malaman natin. Kasi, ilalagay natin ang ating katayuan, ating mga sarili sa ilalim ng kanyang mga katangian at kanyang mga pangalan. Halimbawa na lang, alam na natin ang Rasulullah Ta'ala, As-Sami'u al-Basir, siyang higit na nakakarinig at higit na nakakakita. Ibig sabihin, ang kanyang pandinig ay walang harang. Walang harang at walang limitasyon. Ganun din ang kanyang paningin. Walang harang at walang limitasyon. Ibig sabihin, ang kanyang pagkakakuha sa lahat ng impormasyon, kumpleto, walang matitira. Kuha niya lahat. Kaya nga sabi nga ng Allah sa Quran, sabi niya, "Ya'lamu kha'ilatal a'yun wa ma tukhfas sudur." Kahit yung
galaw nung ating mga mata, ibig sabihin khairat al-ayon, ibig sabihin yung pag yung pag gamit natin ating mga mata bilang sign. Alam ng Allah yun. At pag tumingin ka, kahit hindi ka nagsasalita, alam na ako ano ang niluloob mo. Kaya nga pinagsama niya eh. Sabi niya, ya alam mo khainat al-ayon wa ma tukhfi as-sudur. Alam na kung ano ang ginagalaw ng mga mata at alam na kung ano ang niluloob ng mga dibdib. Ibig sabihin, siyempre kasi kapag ikaw ay meron kang inisip na tinignan mo yung kapatid mo at meron kang inisip, magkasabay yung tingin mo na yun at saka yun nasa puso mo. Kaya hindi nailihim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa ibang ayah sabi niya, وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَّقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ibig sabihin, anuman yung mga nalalaglag na dahon, dahon ng anumang uri ng may dahon, eh alam niya ako anong klase ng nalaglag, saan na nalaglag, anong nangyari, wala nang lihim sa kanya. Allahu Akbar. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala yabisin illa fi kitabim. Kahit anong uri ng butil na nasa kadilima ng gabi sa kalupaan ay nakikita niya at alam niya. Tuyo man siya o hindi, ano man ang meron. Kaya kahit yung mga kapatid, kung isa-isay natin yung mga bagay na yun, ay talagang walang may lihim sa kanya. Ibig sabihin, yung mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ano ang may dudulot nun sa atin? Ang may dudulot sa atin ay higit natin siyang mahalin at maging maingat tayo, dahil siyempre, di ba ano ang ugali na nagmamahal? Para sa kanyang minamahal. Di ba nag-iingat? Nag-iingat siya na ay para hindi siya makagawa ng anong bagay na hindi magugusto ng minamahal niya. Di ba? Eh sino pa bang hihigit na dapat natin mahalin na hihigit sa Allah subhanahu wa ta'ala? Wala na eh. Sinasabi natin palagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yung kanyang Rahman, yung kanyang awa na para sa lahat. Para sa lahat ng kanyang nilikha, pari-pariho ang lahat ng kanyang nilikha, tao man o hindi, sumusunod man o hindi, nandun yung kanyang awa. Samantalang yung Ar-Rahim, special. Allahu Akbar. Special na pagmamahal. Ayun yung mga ilan lang sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat na maintindihan natin para mahalin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, merong isang kwento na naging dahilan ng paglabas ng magandang balita mula sa bibig ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano yung kwento? Ang nangyari mga kapatid, merong inutusan ng propeta na grupo ng mga sahaba para sa isang lakaran. Siyempre kasi sa lakaran mga kapatid, isa sa pinakasunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano mang lakaran, ano mang misyon na kanyang pinag-utos sa kanyang mga sahaba, kailangan merong amir, merong mamumunod sa grupo. Kung maging tatlo, isa doon amir. Yun ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya bago pa lang sila umalis, meron na silang amir. Yung amir na yon kadalasan siya na higit na may alam sa Islam at lalo-lalo na higit na may alam sa Quran. Kaya kapag sila ay nagsasala, siyempre siyang mag-imam. Ay napunaan ng mga kasama niya na itong imam nila, itong amir nila, tuwing magsasala, sa bawat raka, isinasama niya yung surat al-ikhlas. Di ba, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Yung patungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinasabi na ng tao na yon, yung Qul huwallahu ahad, yung napakahalagang kabanata ng banal na Quran na tumutukoy sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Itong tao na ito, dahil sa gustong-gusto niya yung sura, isinasali niya. Kumbaga, sa kanyang sariling, ano yun, sariling mananaw. Siyempre, hindi nakasanayan ng mga kasama niya. Pagbalik niya sa Madina, nagsumbong yung tao o mga kasama niya sa propeta. Sabi niya, yung kaming leader, ito yung magsasala kami. Isinasama niya palagi sa bawat raka, ang sunod ng ikhlas. Kaya, tinanong siya ng propeta Fesel. Kung bakit niya palaging binibigas ang sunod ng ikhlas. Sabi niya, li'annaha sifatur rahman. Dahil sabi niya, ang suratul ikhlas ay katangian ng Allah na maawain. Ano ang magandang balita na? Sabi niya, dahil sa ito ay katangian ng Allah na maawain, kaya gusto ko. Gustong-gusto ko ang suratul ikhlas dahil nandoon ang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng Propeta Rasulullah? Sabi niya, akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Sabihin niya doon sa tao na mahal siya ng Allah. Dahil mahal niya yung katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sabi ni Ibn al-Qayyim, rahimahullah, فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ صِفَاتِ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةِ. Pinatunayan ng hadith, sabi ni Ibn al-Qayyim, rahimahullah, na ang sino mang nagmamahal sa anuman ang katangian meron ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mamahalin siya ng Allah at papasukin niya sa paraiso sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Kaya yun yung pangalawang palatandaan, mga kapatid, ng mga taong mahal ng Allah, yung mga nagmamahal sa kanyang mga katangian at kanyang mga pangalan. Kaya kailangan pala pag-aralan natin yun. Ha? Actually, may mga aklat na lumalabas na ipinapaliwanag yung tinatawag na Asma'ullahil Husna, yung mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pangatlong palatandaan ng tao na nagmamahal sa Allah at mahal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kapag ang tao na ito ay sumusunod sa propeta. Ha? Sinusunod niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng tunay na pagsunod. Ipinapamuhay niya, isinasabuhay niya ang sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Isinasagawa niya anuman ang katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya katulad ng sinabi natin kanina na aya sa surat Ali Imran, ganitong sinabi ng Allah, "Ba'da'ud billahi minash shaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Sabihin mo sa kanila, in kuntum tuhibbunallah, kung kayo ay nagmamahal sa Allah, fattabi'uni, sundin niyo ako. Sino? Si Prophet Muhammad. Yuhibbukumullah, dahil kapag sinunod niyo ako, mamahalin kayo ng Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, at patatawarin sa inyo ang inyong mga kasalanan. Ano ang sabi ni Al-Hasan al-Basri, rahimahullah? Sabi niya, idda'a qawmun annahum yuhibbun Allah. May mga taong nag-aangkin, ibig sabihin sa panahon ng Propeta Sallam, na mahal nila ang Allah, fa'anzallahu hadihil ayah. Ibinabana Allah ang ayah na ito, Surat Ali Imran, bilang pagsubok o bilang pagpapatunay kung sino sa kanilang tunay na nagmamahal sa Allah. Kaya sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, sabi na, وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فِيهَا أَنَّ مَنِ اتَّبَعَ الرَّسُولَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ. Dito sa ayang ito, ay nilinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang susunod sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mahal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنِ اِدَّعَ مَحَبَّةَ اللَّهِ. At sino man ang nag-aangkin ng pagmamahal ng sa pagmamahal niya sa Allah, وَلَمْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ فَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. Hindi siya kabilang sa mga mahal ng Allah. Sabi niyo, mga hindi sumusunod sa sunnah, hindi sila kabilang sa mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mayroong grupo ng mga tao na matindi ang kanilang paglabag sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tinuturo ko, mga kapatid,
ang mga sinasabi natin mga Shia. Sila ay lumalabag sa sunan ng propeta sa salam ng matinding paglabag. Kaya hindi nila mahalam Allah at hindi nila mahalam propeta sa salam. Pangapat na palatandaan mga kapatid, ng taong mahal ng Allah at nagmamahal sa Allah, yung taong palagi niyang inaalaala at palagi niyang pinupuri ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, wala siyang sinasayang sa kanyang oras, palagi niyang pinupuri ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi nga ng mga buti mga Muslim, sabi nila, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gusto niya na purihin siya, alalahanin siya sa lahat ng pagkakataon, lahat ng sitwasyon. Maliban sabi niya, sa dalawang pangyayari sa tao, sabihin, habang nandun siya sa sitwasyon na yun, eh, hindi siya pwedeng bumanggit ng subhanallah, astagfirullah. Sabihin, pansamantala, dalawang sitwasyon lang sa sitwasyon natin. Habang ang tao nakipagtalik sa kanyang asawa, pangalawa, habang ang tao ay nasa loob ng silid palikuran para ibig sabihin gawin niya yung kanyang pangangailangan doon. Kaya habang tayo nasa CR, mga kapatid, ay hindi muna tayo pwedeng sabihin bumanggit ng patungkol sa Subhanahu wa ta'ala kapag nandun na tayo, di ba? Kaya doon lang, yun ang sabi ng mga naunang mga Muslim, doon lang tayo pinipigilan doon sa ating pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin sa tanda mga kapatid ng mga tao nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagmamahal sa Quran. Ha? Mahalin natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sabi niya, la yas'alu ahadukum an nafsihi illa al-Qur'an. Walang tatanungin ng sino sa inyo ang hinggil sa kanyang sarili kundi ang Qur'an. Anong ibig sabihin ni Abdullah ibn Mas'ud? Fa in kana yuhibbu al-Qur'an, kapag ang isa sa inyo ay mahal niya ang Qur'an, fa huwa yuhibbu Allah. Ibig sabihin, patunay na mahal niya ang Allah dahil mahal niya ang salita ng Allah. Wa in kana yubghidu al-Quran fa huwa yubghidu Allah wa rasulahu. At ang sino mang sa inyo ang ayaw niya sa Quran, ibig sabihin nun, ayaw niya sa Allah at sa kanyang sugo. Yun ang sabi ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, isa sa mga dakilang sahaba na kasama sa mga nagbigay ng tamang pagbigkas. Sila yung unang natuto sa tamang pagbigkas ng Quran at tamang pagbibigay ng kahulugan. Sabi naman ni Sahal at Tasatturi, sabi niya, alamatu hubbillahi hubbul Quran. Ang tanda ng pagmamahal sa Allah ay ang pagmamahal sa Quran. Sabi naman ni Abu Sa'id al-Kharraz, man ahabba Allah habba kalam Allah walam yashba' min tilawateh. Sino man ang nagmamahal sa Allah ay mahal niya ang salita ng Allah at hindi siya mabubusog sa pagbabasa ng Quran. So, hindi siya magsasawa sa pagbabasa ng Quran. Eh kaso, ang tanong, binabasa ba natin ng Quran araw-araw? Siyempre, bukod sa pagsasala, yung talagang nakatuto ka doon sa Quran. Kaya nga, karugtong nung sinabi ni Sa'id al-Kharraz, فَإِذَا كُنْتَ فِعْلًا تُحِبُّ الْقُرْآنَ فَحَرَّمْتَ حَرَامَهُ وَأَحْلَلْتَ حَلَالَهُ فَإِنَّكَ تُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Sabi niya, kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa Quran, natanda ng iyong pagmamahal sa Allah, ay ipagbabawal mo sa iyong sarili ano man ay pinagbabawal ng Quran, at ipahintulot mo sa iyong sarili ano man ay pinahintulot ng Quran, at yun ang tanda ng iyong pagmamahal sa Allah at sa kanyang sugo. Allahu Akbar. Kaya ito'y payo ko sa aking sarili mga kapatid.
at payo ko sa inyo, pagsikapan natin na mabasa ng paulit-ulit ang Quran at intindihin natin ang kanyang kahulugan. Kaya nga, itong Quran, mga kapatid, ay gamot sa lahat ng sakit. Sabi nga naman sa mga Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا. Ibinaba namin ng banal na Quran na nandito ang gamot. Nung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na shifa, gamot, wala siyang sinabing sakit. Kung anong sakit, ibig sabihin ay gamot sa lahat ng sakit. Allahu Akbar. Salita ng Allah. Kaya napakahalaga, mga kapatid, ng pagbabasa ng Quran sa buhay ng isang Muslim. Alhamdulillah, dito tayo sa Saudi Arabia, marami kang Quran na mababasa. Samantala kapag lang tayo sa atin, minsan papasok ka ng masjid, nisa, wala kang makitang Quran. Allahu Akbar. Okay. Isa rin sa tanda ng pagmamahal sa Allah, mahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang iyong pangarap sa Islam ay mataas, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, lahat ng alam mo na gawain sa Islam na magdudulot ng kabutihan at malaking gantimpala ay hindi mo, ibig sabihin, hindi mo palalagpasin. Isa sa gawa mo. Sabihin, lahat ng mahalagang bagay sa Islam, nagawain man siya o anuman, ay isa sa gawa mo sa abot ng iyong makakaya. Allahu Akbar. Meron kasi tinatawag sa Islam o sa wikang Arabic na ulul himma. Sabihin ng ulul himma, ang matayog na pangarap. Ano sabihin nun? Ano yung matayog na pangarap? Ang pinaka matayog na pangarap natin, mga kapatid, makapasok tayo ng pinakamatas na antas ng paraiso. Siyempre, yun ang bunga ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman natin makakamta ng pinakamatas na, o hindi natin mararating ang pinakamataas na antas ng paraiso kapag hindi tayo mahal ng Allah. Mararating natin ang pinakamataas na antas ng paraiso kapag mahal natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha al-janna fas'aluhu al-firdaws al-a'la." Kapag kayo ay humiling ng paraiso mula sa Allah, hingin niyo ang pinakamataas na al-firdaws. Ibig sabihin, mga kapatid, sa isang pananampalataya, hindi sapat yung okay na yan. May mga tao kasi na, bakit isinagawa ko yung mga pilosopo pa eh. Kapag ginawa ko lahat yung kabutihan, baka malagpasan ko ang paraiso. Astagfirullah. Hindi. Sino mo makakalagpas ng paraiso? Sabihin, malagpasan mo pa ang paraiso ng mga propeta na walang makakapantay sa kanilang mabuting gawa. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, ang punto dito, lahat ng mabuting gawa na kaya mong gawin, hindi mo palalagpasin. Lahat ng paraan para mamahal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng gawain para mapalapit ka sa Allah, lahat ng gawain para makamtan mo ang pinakamataas na antas ng paraiso, isa sa gawa natin, isa sa gawa mo. Sabihin, gagawin natin sa abot ng ating kakayanan. Kaya isa yun sa patunay na pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagmamahal ng Allah sa atin. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi na, "Inna Allah yuhibbu ma'alil akhlaq wa yubghidu safasifaha." Ang Allah ay gusto na yung mga matatas na uri ng pag-uugali at ayaw na yun sa mga mababang uri ng pag-uugali. Sabi, gusto ng Allah
yung mataas na uri ng mabuting gawa. Sabihin, isasakawa natin, sabot ng ating kakayanan. Kaysa yung sa tanda, mga kapatid, ng pagmamahal ng Rasulullah tala sa isang tao, kapag sinasamantala na palagi ang gawain mabuti, wala siyang pinalalagpas. E minsan, kapag mayroong pagkakataon magkagawa tayo ng mabuti, mag-iisip pa tayo. Ano, kailangan po mong istikhara? Sa gawain mabuti, mga kapatid, wala istikhara. Isa gawa mo kaagad, kapag kaya mo. Ibig sabihin, ano man ang mabuting gawa na kaya natin gawin, hindi natin palalagpasin. Kaso, karamihan sa mga Muslim, hindi ganun ang pananaw. Kaya natutuwa ako sa mga katulad nyo na minsan kung saan-saan pa nang gagaling, nagpupumilit na makarating sa Islamic Center para makapag-aral, isa yung sa tanda ng isang tao na gusto niyang makagawa ng kabutihan. Ibig sabihin, naalala ko nung mga naon ng panahon, mga kapatid, dito sa Jeddah, halimbawa, ang mga Islamic Center ay walang sasakyan niya na hatid sundo. Talagang kung pupunta ka, magta-taxi ka. Eh minsan, nung unang-una kaming na-involve sa Islamic Center dito sa Jeddah, bukod tayo nag-iisa ng Islamic Center. Ang pangalan nun, Islamic Cultural Center. Ha? Kung saan man ang nagaling yung mga kababayan natin, kahit malayo, minsan, meron pa nakakarating ng mga kapatid na galing pa sa lugar na nasa labas lang ng Maka ng konti. Alabas lang ng Maka ng konti. Sabihin, doon sa mga lugar, katulad ng Tanaim na pwede pasukin ng mga hindi Muslim. Doon sila nagaling, pupunta lang sila ng Jeddah para makapag-aral. Yung iba, ay makakarating ng maaga kasi siyempre, kailangan maaga silang umalis doon para hindi sila malit sa klase. Kaya alis sila ng maaga. Yung ibang mga nagsipag-aral, galing pa ng doon sa industry, pinanggalingan nyo. Pupunta pa sa cultural. Ang cultural noon, yung nabutan namin, mga kapatid, ay nasa Palestine. Palestine, Medina Road. Nakita nyo yung building ng Al-Haddad na telecommunication, yung cellphone, doon sa Palestine. Yung mismo building na yun, doon kami. Nung patapos yung 80s, papasok yung 90s. Kaya napasama ko doon sa mga kapatid nung panahon na yun, ano na, 90 na, hanggang sa inabutan na kami ng Gulf War. Narinig yung Gulf War, Kuwait, Iraq. E doon kami inabutan, doon sa, sabihin, nangyari na doon kami sa Cultural Center. Kaya, ibig sabihin mga kapatid, depende kasi sa ano, lahat ang ginagawa natin, depende sa pagkakaintindi natin. Yung pagkakaintindi natin, doon naging alinsunod ang ating tamang intention. Okay mga kapatid, yun ang pang-anim na palatandaan ng taong nagmamahal sa Allah at mahal ng Allah, yung hindi siya magiging kontento sa pangkaraniwang gantimpala lamang. Si pipilitin niya palagi na sa taas. At yun ang turo ng propeta eh. Kaya nga sinabi niya, إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. Kung kayo nangalangi at humiling sa Allah ng paraiso, ang hilingin niyo, yung pinakamataas na al-firdaus. Pinakamataas. Hindi yung ordinary lang. Okay. Pampito ng palatandaan, mga kapatid, sabi niya ang أن تكون تقيا نقيا خفيا. Ano yung sabihin nun? Sabi niya, takiyan, napakamasururin sa Rasulullah ng Ta'ala, nakiyan, napakalinis na tao, siya malinis ang intensyon. Sabi talagang malinis ang kanyang kalooban. Khafiyan, at hindi nakalantad. Sabi, nakatago, lihim. Sabi, hindi siya kilala. Yung punto kasi hindi siya kilala eh. Sabi, hindi na ipagmamalaki yung kanyang nagawang kabutihan. Merong hadith si Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sabi ni Sa'd,
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Narinig ko sugo ng Allah si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, "Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyan naqiyyal khafi." Sabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mahal niya ang isang tao, isang alipin na talagang masunurin, Allahu Akbar. At talagang malinis, malinis ang intention. At saka khafi, hindi masyadong kilala. Itong hadis na ito, mga kapatid, ay nasa Sahih Muslim. Isang hadis naman, nagsalay si Zaid ibn Aslam, nagmula sa kanyang ama, at ang hadis ay nagmula kay Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sabi ni Umar, kharaj ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, خرج الى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. Paglabas ni Umar ibn Khattab sa Masjid Nabawi, nakita niya doon sa libingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Muad ibn Jabal na umiiyak. Faqala ma yubkik? Sabi, bakit ka umiiyak? Qala hadithun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, merong hadis na narinig ko mula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal, ang kanyang sinabi. Sabihin, ito yung karugtong ng hadis, hindi na sinabi lang dito. Wa man aada awliya Allahi faqad baraza Allah bil muharaba. Sabi niya, sino mang magpakita ng galit o pakipaglaban sa sino man ang mahal ng Allah, sabihin, yung mga tao na kinakalaban nila yung mga mahal ng Allah ng mga tao, ibig sabihin nung sila ay nakipaghamunan ng labanan sa Allah. Wow. Ibig sabihin, yung tao nakipaglaban sa mga mahal ng Allah, ibig sabihin, nakipaghamunan ng labanan sa Allah. Kaya yun lang isa sa mga iniiyak ni Mu'ad. Sabi na, inna Allah yuhibbul abrar. Dahil sa Allah, subhanahu wa ta'ala, sabi niya, sino yung mga awliya niya, sino yung mga mahal niya? Sabi niya, al-abrar, mga mabubuti, al-atqiya, mga matakutin at masunurin, al-akhfiya, ang mga taong hindi kilala, alladina idha ghabu in ghabu lam yuftaqadu. Kapag sila'y nawala, walang maghahanap sa kanila kasi hindi sila masyadong kilala eh. Wa in hadaru lam yu'rafu. Kapag sila ay nandun sa isang pagtitipon-tipon, hindi sila kilala. Kulubuhum masabihul huda. Ang kanilang mga puso ay mga ilaw ng gabay. Sabihin, napakalinis ang kanilang mga kalooban na nandun ng gabay. Yakhrujuna min kulli ghabra'a mudlima. Sila ay nagmumula sa bawat madilim na maalikabok. Ibig sabihin, sila ay palaging lumilitaw doon sa mga lugar na hindi sila sumasama sa mga, hindi sila kasama doon sa mga taong nandun sa mga magagandang lugar. Ibig sabihin, sila ay hindi kilala. Yun ang punto doon eh. Ang punto kasi dito, mga kapatid, ang mga ganitong klase ng tao na tunay na mahal na Allah subhanahu wa ta'ala, ang katotohanan, mga kapatid, hindi sila kilala eh. Meron, isisingit ko lang dito, kwento kay Umar ibn Khattab. Si Umar pa rin ang nagkwento, kay Umar rin ang kwento ito eh. Kwento niya patungo kay Mu'ad. Ano ang kwento kay Umar, isa sa mga kwento sa kanya? Sabi na propeta sa kanya yung kwento, sabi niya Umar, kapag nakatakpo mo yung grupo ng mga taga-Yaman, ay hanapin mo mula sa kanila si Uwais al-Qarni. At kapag nakaharap mo o nakatakpo mo si Uwais al-Qarni, hilingin mo sa Allah na ipanalangin kanya. Tingnan mo, ang propeta nag-utos ha. Sabi niya, hilingin mo kay Uwais al-Qarni na ipanalangin kanya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabi niya, isa siyang tao na
Ano man ang kanyang panalangin, ay kaagad tinutugunan ng Allah, hindi tinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin mga kapatid, itong kinukwento ng propeta na si Uwais al-Qarni ay hindi siya kabilang doon sa mga nawalang mga nag-Muslim. Ibig sabihin, hindi siya kakilala ng, hindi siya nagtagpo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero yung pangalan na yun ay maaaring ibigay ng Allah sa kanya sa pamagitan ni Jibril na mayroong ganitong klase ng tao na malapit na malapit sa Allah, mahal na mahal ng Allah. Nung Hajj, sa panahon ni Umar ibn Khattab, dumating nga yung mga taga-Yaman. Nagtanong ang propeta, nagtanong si Umar ibn Khattab. Ibig sabihin, panahon na ni Umar eh. Ibig sabihin, wala na propeta. Sabi niya, afikum Uwais al-Qarni? Kasama niyo si Uwais al-Qarni? Yung mga tao nagtitinginan eh. Ha? Yung mga taga-Yemen, nagtitinginan sa isa't isa. Hindi sila makasagot eh. Bakit? Kasi hindi nila inaasahan itong tao na ito ay kilala ni Umar. Paano nangyari? Ang tagalangan ng kanilang mga hayop ay kilala ni Umar. Al-Khattab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya hindi sila kagad nakasagot eh. Kumbaga, nagulat sila sa tanong eh. Kaya isa sa kanila sumagot, sabi niya, oh, kasama namin si Uwais al-Qarni. Saan nangyari mga kapatid yung pagtatanong ni Umar al-Khattab? Sa Arafah, sa Hajj. Sabi, nandun sa kung saan, nandun ang mga Hajj. Kaya sabi nung isa sa kanila, sabi niya, oh, kasama namin si Uwais al-Qarni. Pero iniwala namin sa aming mga sasakyan, sabi sa aming mga hayop na sinasakyan. Sabi ni Umar, papunta niyo rito. Allah. Pinatawag ni Umar si Uwais al-Qarni. Nung nakarating na si Uwais, sabi niya, nagbigay sa akin ng habili ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nakatagpo kita, hilingin ko sa Allah na ipanalangin mo ako. Eh, hilingin ko sa iyo na ipanalangin mo ako sa Allah. Allah. Nakulat yung mata. Bakit ano meron kay Uwais? Hindi naman siya kilala. Siyempre, siyong nakakilala ka lang sa wanang tala. Yung pagkakilala ng alaki kay Uwais al-Qarni, ipanarating niya sa propeta. Yung propeta ay alam din niya sa pamagitan ng wahi na ang makakatakpo ng tao na ito si Umar sa panahon ni Umar. Panahon na si Umar ng Khalifa, Amirul Mu'minin. Wala na ang propeta. Kaya doon na nangyari yung pangyari. Kaya ibig sabihin nun, kung titin natin ang kwento mga kapatid, ito ay wahi, revelasyon na mula sa Allah, na ibinigay sa propeta sallallahu alaihi wasallam, na sinabi sa propeta na mayroong ganitong klase ng tao, hindi kilalang tao, galing ng Yemen, ito ang kanyang pangalan, na lalabas, lilitaw, sa panahon ni Umar ibn Khattab. Kaya alam ng propeta na sa panahon ni Umar lalabas yung tao, lilitaw, kaya sabi niya, kapag nakatagpo mo Umar, huwag mo makalimutan na hilingin sa kanya na may ipanalangin ka rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ang punto lang mga kapatid, hindi siya kilala pero napakabuti ng tao. Napakabuti ng tao si Uwais al-Qarni at tinanong siya ni Umar, anong kabutihan na meron siya na pinakamahalaga sa lahat ng kabutihan na meron siya? Ang pinakamahalaga sa lahat ng kabutihan na meron si Uwais al-Qarni, ang kanyang higit na pagmamahal at pag-alaga sa kanyang ina. Allahu Akbar. Sila lang dalawa magkasama eh. Sila patay ng tatay na kaya silang dalawa, mahal na mahal niya ang kanyang ina. Hindi ba alam natin mga kapatid sa pagmamahal sa magulang ay kasunod na pagmamahal sa Allah? Allahu Akbar. Dito sa Saudi Arabia, na pag-alaman ko bago lang na palaging ihinahalimbawa o palaging
itinatangi ng mga mabuting tao dito, na kapag isang tao na naging mabuti at kanyang kapalaran, ano kagad ang, ano? Hindi kasi mahal niya mga magulang niya eh. Palaging ganun mga kapatid. Actually, naano ko na yun, marami na ako napagtanungan na ganun eh. Sabi na si ganito at ganun, wassa Allahu fi rizqi. Sabi, ginawa ng Allah na naging maluwag ang kanyang kabuhayan dahil mahal niya ang kanyang mga magulang. Siyempre kasi pagmamahal sa magulang, mga kapatid, eh, utos ng Allah yun sa atin. Sabi na sa mga Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Pinakutos ng Allah na huwag na huwag kang sasapamaliban sa Kanya at maming mabuti ka sa iyong dalawang magulang. Kagad na isinunod ng Allah ang kanyang pagutos sa pagsamba sa Kanya, kasunod kagad ang pagiging mabuti at pagmamahal sa dalawang magulang. Kaya kasunod kagad. Kaya ganun ang nangyari. Ibig sabihin, itong si Uwais, ang punto ng mga kapatid, hindi siya kilala. Yun lang kaya ko naisingit dito yung kwento kay Uwais at si Umar al-Khattab dahil hindi siya kilala. Yung mga tao na kasama niya sa Hajj, hindi rin sila makapaniwala. Itong tao na to, eh ganun pala sa katindi. Dahil sa napakabuti ng tao, pero hindi siya kilala at mahal na mahal ng kanyang mga magulang. Okay. Isa rin sa tanda mga kapatid ng mga tao na nagmamahal sa kasama ng pala, kapag ang isang tao ay gusto niya makatagpo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga kapatid, ay maaaring pwede natin i-apply ang ganitong kapaliwanagan doon sa mga tao na kapag narinig lang merong jihad, pupunta ka agad, gusto niya masyahid para makatagpo niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi lang yun, pero yun ang isa sa mga pangunahin. Kaya, merong hadis si Aisha radiyallahu anha, sabi ni Aisha, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba liqa'allahi, ahabba Allahu liqa'a. Sino mang tao na gustong-gusto yung makaharap at makatagpo ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay gusto rin ng Allah na makaharap at makatagpo siya. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَ. Sino man ang ayaw niya makatakpo ng Allah, ayaw rin siya makatakpo ng Allah subhanahu wa ta'ala. فَقُلْتُ. Sino nagsabi si Aisha? Sabi ni Aisha, يَا نَبِيَ اللَّهِ, O propeta ng Allah, أَكَرَهِيَةُ الْمَوْتِ. Anong ibig sabihin na ayaw mo makatakpo ng Allah? Ayaw mo mamatay? فَقُلُوا لَنَكْرَهُ الْمَوْتِ. Sabi niya, lahat tayo ay ayaw natin mamatay. Faqala, sabi ng Muhammad sallam, laysa kadalik. Hindi ganun. Walakin al-mu'min idha bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa' Allah. Sabi niya, subalit ang isang pananampalataya, kapag ipinaparating sa kanya ang magandang balita patungkol sa pagmamahal ng Allah sa kanyang pagkaluguran at sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, ay gusto-gusto na niyang makatakpo para sa Allah Ta'ala. Fahabballahu liqa'a. Dahil doon sa mga tao na kapag narinig lang yung paraiso, narinig lang yung awa ng Allah, ay gusto-gusto nila makatakpo ng Allah, kaya Allah ay gusto rin silang makatakpo. Wa innal kafir, sabi na yung mga walang palanampalataya, isang walang palanampalataya, idha bushira bi'adabillah, kapag ibinalita sa kanya ang parusa ng Allah, wasakhati ang kanyang pagkamuhi, galit, kariha liqa Allah, ay ayaw niya makatagpo ang Allah. Kaya sabi niya, wakariha Allah liqa, kaya ayaw rin ng Allah na makatagpo ang ganitong klase ng tao. Itong halis mga kapatid ay nasa Sahih Muslim. Kala Ibn Rajab, sabi ni Ibn Rajab, rahimahullah, isa sa mga scholar ng Islam, may-ari ng Jami'ul Ulum, sabi niya, فَالْمُطِعُ لِلَّهِ مُسْتَعْنِسُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ يُحِبُّ لِقَاءَ اللَّهِ. Sabi niya, sino mang sumusunod sa Allah, ay, kumbaga siya ay nasisiyahan sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya gusto mo sila makaharap ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi, nasisiyahan siya sa kanyang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya siya sumusunod, kaya gusto na niya makatakpo ang Allah. وَاللَّهُ يُحِبُّ لِقَاءَهُ. Kaya dahil doon ang Allah, ay gusto na siyang makatakpo. Wal-asi,
ang makasalanan. Mustawhishun bainahu wa baina maula. Kumbaga, malayong malayo siya. Malayong malayo ang kanyang pagitan at ang Allah. Wahshatul dhulub dahil sa wa baina wahshatul dhulub, at saka ang nagpalayo sa kanya yung kanyang kasalanan. Fahuwa yakrahu liqa'a rabbihi wa la budda lahu min. At ayaw niya makatagpo ang Allah samantalang hindi maaari. Sabi, hindi maaari na, hindi siya haharap sa Allah sa kabilang buhay. Yun ang sabi naman ni Ibn Rajab rahimahullah. Kaya yun yung pangulo, mga kapatid, na tanda ng tao na nagmamahal sa Allah at mahal siya ng Allah, ang sino mang tao na gusto na makatagpo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. At ang pangsiyam, mga kapatid, na tanda ay ang sino mang tao na nasa kanya ang tinatawag na alwala walbara. Ibig sabihin, pagmamahal sa Allah, pagmamahal sa mga mananampalataya, at pagkamuhi o pagtanggi sa mga walang pananampalataya. Ibig sabihin, ang sino mang tao na talagang siya ay nasisiyahan. Nasisiyahan kapag siya ay kasama ng mga mananampalataya, at kapag siya ay minahal ng mga mananampalataya, ay tuwang-tuwa siya. Samantalang kapag siya ay nasa lugar ng walang mga walang pananampalataya, talagang parang hindi siya masaya. Parang ayaw niyang manatili doon sa mga ganung lugar. At yun talaga totoo, mga kapatid. Pero may mga tao na pareho lang sa kanila, kung saan sila ng lugar, ay pare-pareho. Kaya dahil doon, mga ganitong klase ng mga mananampalataya, mga kapatid, na mahal na mahal nila ang kanilang kapwa mananampalataya, mahal na mahal nila, at gusto-gusto nila makisama sa mga mabuting tao, at ayaw nila makasama sa mga ligaw na tao, yung sabihin din ng mga tanda ng mga tao na mamahal sa Allah at mahal sila ng Allah. Ano ang sabi ng Allah sa Banal na Quran? Sabi niya, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. Walang pag-aalangan ay mayroong mga taong darating, yuhibbuhum. Sabihin, lilitaw ang mga taong ito na mahal sila ng Allah. Sabihin, mahal sila ng Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itong mga taong na ito ay mahal sila ng Allah dahil mahal nila ang Allah. Adillatan alal mu'minin. Napakamupagkumbaba sila kapag kasama lang ng mga kapatid na mga mananampalataya. Aizzatan alal kafirin. Subalit sila ay mga taas no bilang pagmamalaki sa kanilang pagiging Muslim kapag sila ay nasa mga walang pananampalataya. Yujahiduna fi sabilillah. Sila ay nakipaglaban sa daan ng Allah, yung sila ay nakipaglaban sa kalaban ng Islam. Wala yakhafuna lawmata la'im. At wala silang pakialam kung sino man ang ayaw sa kanilang ginagawa. Kasi wala silang pakialam. Kung ayaw mo sa aking mabuting gawain, hindi ako malulungkot. Kaya yun ang punto, mga kapatid. Ang isang mananampalataya ay mahal na mahal niyang kapwa ng mananampalataya, at masaya siya kapag kasama niya yung mga kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Samantala kapag siya na sa gitna ng mga walang pananampalataya, parang siya ay nakaapak ng mainit o matinig, na parang hindi siya mapakali. Ibig sabihin yun ang tanda ng faith, mga kapatid, yung iman. Kapag ang isang mananampalataya ay nahihirapan siyang mamuhay sa gitna ng mga walang pananampalataya, ibig sabihin nun, meron siyang iman. Ang sino meron ng iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, kasi mahal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung mga ilan sa mga mahalagang palatandaan, mga kapatid, na ng tao na mahal ng Allah. Uulitin ko lang, unang-una, ang sino mang tunay na sumusunod sa katuruan ng Quran at turo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang-una. Pangalawa, ang sino mang mahal na mahal niya yung mga katangian ng Allah. Pangatlo, ang sino mang tunay na sumusunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam. So, isinusunod niya na ano man ang katuruan ng propeta. May mga tao kasi na kapag sunna,
Kahit hindi, kapag hindi obligado, sabihin niya, hindi, soon na lang yan. Yung salitang soon na lang yan, mga kapatid, ibig sabihin nun, yung tao nagsasabi nun, hindi niya mahal ang propeta. Okay. Pang-apat, mga kapatid, ay yung tao na palagi siyang pupuli at nag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, ang sino man nagmamahal sa salita ng Allah, siyempre, wala na iba kundi ang banal na Quran. Pang-anim, ang sino man palaging nangangarap ng mataas na pangarap sa Islam. Ibig sabihin yung pangarap na lalo-lalo na yung mataas na antas sa paraiso. Ibig sabihin, hindi siya, hindi niya iniisip na doon na lang siya sa paraiso na kasing laki ng doble ng daigdig. Kasi yun ang pinakamaliit, di ba mga kapatid? Gusto niya yung pinakamataas na antas ng paraiso. Kaya gawa-gawa sa lahat ng paraan para marating yung pinakamataas na antas ng paraiso. Okay. Yun yung pampito. Pangwalo, ang sino mang gusto makatakpo at makaharap ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panghuli, sino man ang nagmamahal, natulong nagmamahal sa mga mananampalataya na kung saan yun ang kanyang kasiyahan. Dito sa daigdig, ang pangkaraniwang kasiyahan niya, yung pinakakasiyahan niya, yung mapasama siya sa mga mananampalataya. Kaya yun yung mga ilan sa mga mahalagang katangian ng tao na mahal ng Allah, mga kapatid, sana ay maging kabilang tayo. Ha? Maging kabilang tayo sa mga tao mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma razuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ilayka ya azizu ya hakim. O Allah, ipagkaloob mo sa amin ang pagmamahal mo, pagmamahal ng sino man ang nagmamahal sa iyo, at pagmamahal ng anumang gawain na magiging daan para mapamahal kami sa iyo. Subhanallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.